ko and ipapakita ko sa inyo yung paano gamitin. Matagal ko na itong nakikita eh. Itong ponds na yung mga may kulay. So, itong ponds angel face, ponds angel face na pinkish white glow. So, medyo may pagka-pinkish yung powder niya. Itong ponds angel face natural mattifying na powder. May pagka slightly bluish pero hindi siya super super blue yung powder niya. And itong ponds na magic powder BB, ayan, may pagka skin tone yung kulay ng powder niya. And ayan na siya sa face ko. Ginamit ko silang tatlo. You don't need to buy these three. Pero kaya ko lang siya biniling tatlo and ginamit silang tatlo kasi parang sikat na sikat siya. And I wanna play with them. I wanna play with it. Ayan, so ginamit ko siya all over my face. Pwede namang isa lang yung bilihin nyo kung talagang nagtitipid kayo. Hindi sila super mahal, pero dahil nga hindi siya available sa Philippines, syempre may patong na yung mga nagtitinda dito. Pero kung meron kayong friends na nasa Thailand, magpabili kayo, I've heard nasa parang convenience stores lang to or parang nasa groceries. Correct me if I'm wrong, pero I mean, pans na powder lang naman siya. Kung natatakot kayong magkamali sa bibilihin ninyo, ngayon ko lang nakita yung aninag niya, ha? Hanggang dito lang yung laman. Ayan o, yung pink. Hanggang dito lang siya. Yung BB, medyo makapal yung balot eh, so hindi ko makita. Okay, so going back, kung gusto ninyong bumili ng isa lang, I would suggest itong BB kasi para siyang face powder na may tint. Pero pag nilagay sa face, hindi naman siya sobrang matint. So very, very safe siya. And then the next one I would recommend is yung pink kasi kung maputi kayo, pwede nyo siyang gamitin and ginamit ko siya sa under eye. And ayun nga, yung lastly, yung blue kung gusto ninyong mag-experiment lalo pag meron kayong mga dark na area sa face. Yan, okay siya. So, proceed na tayo guys sa demo. Nakapag-foundation na ako at saka concealer. And yung left side ko, naset ko na siya yung under eye ko at saka yung whole face ko nung usual na powders na ginagamit ko. So, sa under eye ko, ginamit ko yung Secret Brightening Powder from Laura Mercier. And then, sa buong mukha ko, yung gustong-gusto kong combination ngayon na pang-set ng face, which is yung Laura Mercier na original na setting powder na hinaluan nung Cinema Secrets na translucent na powder. So, andito na siya, nakaset na yung left side ko. Sa my right side ko, gagamitin ko silang tatlo. I will try to use these three para makita ninyo yung usage nilang tatlo. So, mag-start tayo dito sa blue. Yung blue, dahil nga nakalagay natural mattifying siya, pwede nyo siyang gamitin sa ilalim ng foundation. So, halimbawa, nakapaglagay na kayo ng skincare and then primer on top or kahit wala ng primer, isa-set nyo yung face nyo using nitong natural mattifying na powder and then tsaka nyo ilalagay yung foundation on top, makaka-help siya na makakontrol ng oil. Pero dahil hindi ko siya ginamit sa ilalim, yung blue kasi nakaka-counteract siya ng orange. Nakaka-counteract siya ng yung halimbawa overly tanned yung area ng face ninyo, which is yun nga medyo ma-orange siya. Well, yung iba kasi nagtatan na mumula eh. Ibang usapan na yon, green dapat yung gagamitin doon. Yung blue, nakaka-counteract din siya ng sallowness. So, i-google ninyo kung ano yung sallow na color para siyang ma-yellow na maputla, yung parang walang masyadong buhay, parang ganon. So, gagamitin ko tong blue. Hindi siya blue na blue eh. So, hindi mo siya pwedeng asahan as parang talagang corrector powder. Pwede konti. It might help a bit. Pero hindi siya talaga yung sobrang correcting na powder. And dahil blue din siya, maganda rin siya sa maputi. So, kukuha ako ng konti. Ayan siya guys. So, I'm not sure kung kita ninyo. May pagka ano siya eh. May pagka-blue siya. So, kuha tayo ng maliit na brush. And
ilalagay ko siya dito sa gilid ng ilong ko. Yan yung medyo dark sa akin. May ano siya eh, may scent. Ayan o. Nakita ninyo na brighten up niya. And dahil meron siyang mattifying na ano, na property. Since T-zone to, winner. Matapang yung ano niya, yung parang pabango niya. Pero sa akin, okay lang. Okay lang yung amoy niya. Nakita nyo guys, parang umangat yung part ko ng face na yon. Lagyan na rin natin to. Kasi medyo may discoloration siya para mag-brighten up. Nakita niyo yun? And yung forehead ko, madalas darker siya sa the rest ng part ng face ko. Medyo maglalagay ako ng konti dito sa malapit sa hairline. Although, i-contour mo din naman yan. Pero, para ano lang, mag-even lang muna yung ano, yung face. Ayan siya. Nakita ko yung difference, ha? Nakita nyo ba, guys? Ito kasi naka-ano na eh, naka-set na. Pero, compared ito, tsaka yan, diba mas parang brighten siya? Pinkish white glow naman. So, yung blue at saka yung pink, may nakalagay na angel face. Siguro kasi nga meron siyang effect na parang isosoften niya yung features. So, yung pink naman, una, maganda siya sa maputi. Pangalawa, maganda siya sa ilalim ng mata. Gagawa ko ng review guys ng iba't ibang pink ko na powder. Meron pang parang lavender na powder. Kasi parang pag nakita mo sa store yun, parang sinong gagamit ng pink sa buong face? gagawa ko ng review for that para pag nakita nyo siya sa store next time, bibilihin nyo na siya. So, kunin natin yung pink. Ito medyo pink talaga. Okay, so iseset ko yung under eye ko using yung pink. Nakaka-correct siya ng yung dark na circles. Nakokorrect niya. At natapon. Ang galing. Iba rin yung amoy niya. Di ko sure guys kung iisa yung amoy nung pink tsaka nung blue. Pero parehas na mabango. Ang bango. Yun lang. Kung ayaw nyo nga ng scent. Matatapangan kayo. Pero ang bango. Okay. Ayan na yung pink. Hindi ko pa siya parang biniblend ng maayos kasi iseset ko yung the rest ng face ko using itong magic powder na BB. Kasi medyo may pagka-skin tone yung kulay niya. Ayun nga, may ano nga siya, may pagka parang brownish yung kulay niya. Ilalagay ko siya sa may puff. Bango din. Tanghaling tapat, kainitan, biglang dumilim. So, mukhang may malakas na ulan. Actually, parang umaambon na. Hindi mo maintindihan yung panahon ngayon eh, kaya ang daming nagkakatrangkaso. Umuulan na nga, guys. Naririnig ka na siya. Naririnig niyo ba? Saya na siya. Now na powderan ko na. Nagamit ko yung tatlong iba't ibang kulay ng pans. Ayan na siya. Nagbabalat pa rin ako, guys, and meron pa ring texture yung skin ko.
So, mukha namang hindi niya in-accentuate masyado. Yung dito lang sa may eye area, both sides, medyo halata ng konti. Pero, kinis-kinisan. Actually, may glow siya ng konti, oh. Ito yung the usual na ginagamit ko. At ito yung using yung ponds. So, ayan. Tingnan nyo mabuti yung under eyes. May nakikita ba kayong difference? Yung sa gilid ng ilong, yung sa may chin area, nilagyan ko ng blue. And yung buong face all over. What do you think? Naglagay ako ng finishing powder. Ang ginamit ko sa whole face ko na finishing powder is itong Bobbi Brown na Nude Finish Illuminating Powder. Ayan siya. Eto na guys. So ito yung sa my right side ko, yung puro ponds na iba't ibang kulay na product. Yan, sa right side ko. And sa my left side ko, yung usual na ginagamit kong mga powders. Expensive, tsaka yung medyo mas mura. Mura talaga. Siyempre, naglagay na ako ng highlighter. What do you think, guys? Kung sa akin ha, pag tinitignan ko yung sarili ko sa mirror, kung hindi sasabihin sa akin na pants lang yung ginamit, yung mura, dito sa may right side, hindi ako maniniwala. Ang ganda niya. Actually, mas lifted pang ang tignan yung sa may under eye dito, sa may right side, yung ginamitan ko nung pink na powder from Ponds, compared dito sa may left side ko na ginamitan ko nitong Laura Mercier na Secret Brightening Powder. May ano pa to ha, yung Secret Brightening Powder, meron pa siyang parang glitters or parang shimmers para, yun nga, makabrighten ng under eye. Pero slight, very slightly, I'm not sure kung nakikita nyo guys sa camera, mas lifted tignan tong right side ko. Mas fresh siyang tignan. Try ko ngang lagyan nitong additional ha, itong Laura Mercier na Secret Blurring Powder itong left side ko. Tignan natin kung mapapantayan niya yung slight na brightness na na-produce nitong ponds na pink, yung pinkish white glow. Pinkish white glow, okay. Ito yan ha, yung bago from Laura Mercier. Ayan, may laban na siya. Medyo humabol na guys. And yung sa may gilid ng ilong, ayan, mas lifted to. Yung mga dark areas ko dito, mas lifted siyang tignan. Diba? So, try nating lagyan din. Para mahabol. Pero ibang product na to ah. Again, mas mahal na side to. Mas mahal na mga powders. And ito yung tatlong ponds lang. So, ayan guys. I was hesitant to try this. Itong tatlo. But I was thinking, okay, sige, mura lang naman, try natin. Pero, nagulat ako. Ang ganda niya, guys. I'm not sure lang pagka mas matagal na yung gamit sa kanya, ha, kung after ilang hours. Pero, hindi na siya bad for yung ganito kamura. Yun lang, hindi siya available sa Philippines. Sa Thailand siya available. Pero, pag tumingin kayo sa Shopee ko siya nabili. I will try to link here kung saan ko siya nabili. Available naman siya. Medyo mahirap lang hanapin. Ano ba yung madalas na ubos? I think mahirap hanapin yung blue. Kasi parang hindi alam paano gagamitin yung blue. So, yun. Uulitin ko, maganda siya dun sa mga dark areas ng face. And maganda rin siyang gamitin sa ilalim nung bago ka mag-foundation para ma-mattify niya yung skin mo bago mo ilagay yung foundation. Para siyang mattifying additional primer, parang ganon. And sa mapuputi and sa mga sallow,
Again, i-google nyo yung meaning ng sallow, sallow skin. And yung pink, pwede siya sa mapuputi, pwede rin siya sa under eye. Ako ginamit ko siya sa under eye, kita naman ninyo. And yung BB powder, pang all over the face siya. Ginamitan ko pa nga siya ng puff eh. I think pwede siyang gamitan lang ng kamay. And, actually, hindi ko in-expect. Siguro kasi ang tagal ko nang hindi bumibili nung powder. Parang ang nipis niya. Ayan o. Parang ang nipis nilang tatlo. Or iniisip ko lang yung mga lumang pulbo dati na, yung mga pang baby na parang mas bilog. O lahat na ba ng powders na maliliit ngayon is ganito kaninipis, kapapayat. Pero yung mga students, yan, medyo afford nyo to. Nung time ko, maraming naglalagay ng powder sa panyo. Uso pa ba yung panyo ngayon? And then ilalagay, parang ipapat-pat yung panyo. Tapos yun yung parang ipang re-retouch nyo ng face pag nasa labas kayo. Yung BB, maganda siya for that. Kasi meron siyang parang skin tone. Ano ba yun? Ba't ako naglilinis ng tenga, kadiri? Ayan, maganda siya. I'm not sure lang kung pag sa very, very dark skin. Pero for Filipino skin, pwede siya. Although, may mga darker skin tones din naman ng mga Filipino. Pero maraming mabiblendan nitong tone nito, nitong BB. Itry ninyo pag hindi nagmatch sa inyo yung pink sa ilalim ng mata. Since powder naman siya, kahit na hindi nakalagay na mattifying, gamitin nyo na lang sa ilalim ng foundation kasi sayang. So, hindi masasayang yung pera ninyo sa kanya. And ang dami niya. I mean, kung ipang papowder nyo lang ng face at gagamitin pa nga ninyo ng puff, hindi yung parang ibubuhos lang na powder ng ganyan. Malayo yung mararating nito. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!